sa kanyang bahay. Purpose, hindi ko po pinaalis yung katiwala ko doon. Sa labas lang sila ng bahay, nag-aalaga ng hardin, nag-aalaga ng baka, at pinamamasbanan ko po kung ilan talaga ang pumapasok sa bahay. At ang sabi naman po nila, tatlo hanggang apat lang po ang talagang nag-iisip sa bahay. At wala. Mr. Roque, kailan ho niyo nakilala itong lesson ninyo? Well, actually ako po, na-meet ko siya sa LA, kailan lang po. Tapos na-meet ko rin siya nung simula po, no? Mr. Chair, na-meet mo yung Lessie, nasa LA ka? Ay, hindi po. Nag-lunch kami sa LA. Okay. Nag-lunch po kami sa LA. When you met this person? Hirap na hirap, ano? Yun yung sinabi niya, eh. Na-meet ko po siya sa LA, oh. Tapos inulit lang po ni Congressman. Tapos iba na. Nahihilo na din, oh, mga bossing, eh. Oh. Hilo na po, no? On this Lessie. Meron ng existing contract of lease o wala pa? Ah, meron na po. Kaya ako po siya kakilala. Kailan po nag-start yung contract of lease ninyo? Ang date po dito ay January 15, 2024 po itong hawak kong contract of lease. Okay. So prior to the signing of the lease contract, you never knew this person? Yung lalaki po. Pero yung babae, kilala ko na rin. Ah, matagal na mukhang kilala kakilala to. Kakilala ko na rin po yung babae. Pero ang contract of lease po niya is January 15, 2024. January 2024 yung contract of lease. So kailan na ho niyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal, kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ang balita ko, napansin niyo din po pala, sir, no, Eduardo Rivera. Dinadaan sa bilis ng pagsasalita para maligaw sa totoong issue. Di mo kaya si Senator Risa Ontiveros, malapit lang mahuli yan. Ito ang nagrekomenda sa inyo, itong person na ito? Well, sila po'y talagang mapursige. Ayan na. Gusto nilang umupa. Eh ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po... Stop! Sila po kasi yung mapursige. Eh ako po kasi nung una eh gustong-gusto ko po talaga yung bahay ko. Sabi ko sa inyo mga bossing eh. Mahirap pong ano? Kapitan. Kapag ka yung sinasabi mo po eh kumbaga kasinungalingan ho, mga kababayan. Madudulas at madudulas ka diyan, no? Masasabi mo at masasabi mo, no, kung ano yung katotohanan. Banda, atras tayo ha. Isa pa, baka mamaya nagkamali lang tayo ng dinig, mga bossing. January 2024 yung contract of lease. So kailan na ho niyo nakilala itong taon to? Hindi naman po matagal, kailan lang din po. Hindi ko lang po maalala talaga kung kailan. Pero kasi matagal na nilang gusto i-lease yung property. Ayan. Ang balita sino ko doon sa ang nagrekomenda sa inyo itong person na ito? Well, sila po talagang mapursige na gusto nilang umupa. Eh ako, nung una, ayaw ko talaga kasi gustong-gusto ko po yung bahay ko, no? Gusto ko po yung bahay ko, no? At palagi po ako dun sa lugar na yon, no? Oh. Tama yung pagkakarinig natin, mga kababayan. Eh ako po kasi, gustong-gusto ko yung bahay ko, no? At lagi po ako dun sa lugar na yon. Oh. Hindi sa kanya nakapangalan, mga kababayan. Hindi po Attorney Harry Roque ang nakapangalan. Ang nakapangalan po is PH2. Oh, sino yung mga incorporator? Sila-sila lang din po, mga bossing. Mahirap po talagang panindigan ng kasinungalingan. Pero nagpupumilit at ang nangyari, ako naman po ay nandito na sa Manila. Sabi ko, sayang naman, nabubulok. Sige, paupahan na, no? So, ito po, isasubmit ko po yung aking contract of lease. Yes, please do. Pero Mr. Chair, Vice Chair, can we also have the copies of those Secretary Roque, yung incorporators? Ayan. You said a while ago that there is a corporation. Alam ko po mga kababayan, sino po nakapanood dito nung sa Senado? Alam ko na nabungkal na yon eh, yung mga incorporators. Nandoon si De La Serna, nandoon si Harry Roque, nandoon yung misis ni Harry Roque, tapos may isa o dalawa pang tao, mga kababayan, no? May isa o dalawa pang tao. Apo, apo. Can you kindly submit also to the committee? Hindi ko po dala, but I can of course submit it. No? Alright, thank you so much. Okay. Go ahead. Yeah, Mr. Chair, please submit it, Mr. Roque. No? So it has been established, Mr. Chair, as per, of course, the admission of Mr. Roque, that he truly owns the house, no? Kasi... So, tama nga ho yung narinig natin, mga kababayan. Tama nga ho yung narinig natin, mga kababayan. Na bahay ko, oh. Gandang-ganda siya doon sa kanyang bahay, mga bossing.
Di ho ba? Sabi ko naman sa inyo, no? Siguro isang beses, dalawang beses, kaya mong pagtakpan. Pero kapag kayong naging paulit-ulit at humaba yung diskusyon, tapos ikaw nahihirapan na magpaliwanag, lalabas at lalabas sa mga sasabihin mo at mga pananalita mo yung mga ganyang word po, mga kababayan. O, bahay ko. Diba? Hindi ka naman magpapalis. You're the one who signed the contract of lease. Mm-hmm. Well, we yung have... Atande pa yan, sasabi, di ba, sabi po ni Congressman, hindi ka naman magpapalis. You are the one who signed the contract. Tatanggi pa yan, hindi po ako. Mrs. ko po. No, in the corporation ko. Yung wife ko po, but hindi ko po tinatanggi naman yan. You already admitted earlier that by virtue of your owning the corporation, yes, which owned the house, so literally, kayo po may-ari noon. Now, well, my question is, Mr. Roque, since kayo naman... Hindi na siya sumagot doon, ano? Ang mayari noon, pinupuntahan din naman ninyo yon. I'm very sure, according to Mr. Cruz, doon sa mga neighborhood, Sabi ni Antonio Narciso Luna, San Pedro, Novicio, Ancheta, puputi raw ang buhok mo, Boss Mark, sa mga ikakaso sa'yo, enjoy the rest of your year daw. Eh? Bring it on, ganun lang naman yun. Sanay ako yung nagkakaso. Oh, this time, ako naman kasuhan nila kasi pinapanood natin itong mga ano, etong mga hearing sa Kongreso at naririnig natin kung ano yung mga sinasabi ni Harry Roque. Di ba? Oh. Kita po yung presence ninyo. Did you not do any due diligence getting the background of this lessee? I did po by asking for the alien certificate of registration. Hindi po ninyo tinanong kung saan negosyo, ano ba negosyo nila? Well, because it seems that very clear kaya hinuli yan, i-involve talaga sa illegal pogo. Ay, hindi po. Hinuli po yan at ako po yung nakipag-ugnayan na sa yan. Chinese Embassy rin dahil may wanted pala siya for financial fraud. Bibilangan ito, mga kababayan. Bibilangan po ito kung ilang beses siya na link sa pogo, mga bossing. Hindi po sa pogo. So, malinaw po yun. No? At napahiya nga po ako sa Chinese Embassy dahil ako yung malapit naman sa kanila. No? At in-explain ko rin na wala akong inalaman na meron palang pugante sa China na nanirahan doon sa bahay na yon, no? Pero malinaw naman po na sabi po sa akin ng embassy, kaya nga po siya nasa lagay sa red list ng Interpol. Mm-hmm. It's because of financial fraud. I think it is P2P in fact. Hindi ko nga alam kung ano yung P2P, no? Pero P2P financial fraud, kaya siya linagay po sa Interpol red list. At hindi naman po dahil sa pogo. So, at, Mr. Roque, Mr. Chair, wala kayong previous dealings nitong lessee? Wala po, wala po. May I ask Yusek Gilbert Cruz,